GMA Network, kinakarma na nga ba sa pananabutahe sa Aldab at sa mga paninira at pang-aapi sa phenomenal star na si Maine Mendoza? Ilang balita na ang kumakalat ngayon sa mga hindi mga magagandang nangyayari sa GMA Network? At kung ano nga ba ito, ay malalaman natin ang kasagutan, lalong-lalo na ngayon at sinasabi ng iba na tila ito na ang nagiging karma sa mga pinaggagawa nila. Top comments muna tayo bago magsimula. Top comment number 1 mula kay Miss Norberta with B. Thank you admin sa shoutout. I'm so happy tungkol sa tatlong pictures yung sila Alden Maine na hawak kamay nila ang pink sister sa Germany yun. Then yung nakarap hair ni Maine sa likod na magkahawak kamay sila ni Alden, ang sabi ng iba ay parang seremonyas ng kasal or sa SM nila. At ang third ay yung nakaupo silang dalawa ni Alden. Yun lang. So maraming salamat Miss Norberta with B. Ito nga yung tinatanong natin. May tatlong pictures kung saan magpapatunay na may totoong nangyaring kasalan kina Maine at Alden. At ito nga ay pinatunayan ni Miss Norberta with B. So ang masasabi ko lang ay yung unang picture lang ang aking nakita dito kung saan nasa pink sister nga sina Maine at Alden, at tila nga sa Germany ito dahil malamig ang kanilang mga kasuotang sinuot sa naturang picture. Top comment number 2 naman natin mula kay Miss May Jimenez. Apple pie, patis at iba pa. The song means ang nangyari sa kanila ni Alden. Dahil sa ginawa ng management sa kanila ni Alden 4 years ago nang magsimula ang Aldab, they were happy tapos pinaghiwalay sila. So yan din ang sabi ng mga netizen na nagkomento sa bagong kanta ni May na yung lyrics daw ay tila nga patama sa lahat ng pinagdaanan nila ni Alden Richards. By the way, sa mga hindi pa po nakakapakinig ng kanta ni Maine Mendoza, pumunta na sa Spotify o YouTube channel ng Universal Record PH. Top comment number 3 mula kay Miss Rosan Cesar na madalas nating top commenter. Mga abnormal pala talaga yung mga R-Maine eh. Hindi mabubuo ang kanta kung walang pinaghuhugutan. Patama nga kay Alden at sa management ang kanta ni Maine. Congrats idol, ang ganda ng kanta mo. Sayang at walang trabaho kayo. Sigurado kung meron, maririnig yan sa Itbulaga at sigurado ipapakanta yan sa kanya sa Itbulaga. So yan din ang inaantay nating lahat na sana ay matapos na ang virus outbreak na ito at mapabalik na nga sa trabaho si Maine Mendoza at aking mga Dabar Cats, dahil panigurado kasabay ng launching ng bago niyang album ay aasa rin siya ng mga Dabar Cats na kantahin niya ito ng live sa Itbulaga, at malamang ay magkaroon pa siya ng opening number kung saan kakantahin niya ang mga kanta sa naturang album niya. Kaya naman excited na kaming lahat na mapabalik ka Maine Mendoza sa Itbulaga, dahil gusto namin na live mo marinig ang iyong kantang ito na talaga namang tila may pinagkukutan at marami nga ang kinilig sa kakaibang lyrics. Sana nga daw ay present si Alden Richards sa mga panahon na kakantahin mo ang naturang album, para naman talagang kumpleto na ang saya ng mga fans. At eto na nga ang matinding usap-usapan ngayon. Ayon sa isang nag-tweet na balita sa TV5, pero inyo sa TV5 pa mismo na balita at hindi sa sarili nilang network, na may COVID-19 infected talents ang GMA. Bakit hindi ito nababalita sa GMA? So marami ang nagkomento dito na napapag-alaman na raw nila na talagang chismis na napakaraming infected talents ang GMA network. Pero ni hindi nila ito ibinabalita man lamang sa kani-kanilang mga showbiz news, dahil syempre ayon nga sa iba para maprotektahan na lang din ang kanilang network pati na rin ang kanilang mga talents. At kung sino ito ay talagang walang idea ang mga tao, kaya naman nakakatakot ang pinaggagawang ito ng GMA, dahil tila sila pa ang nagtatago sa mga infected talents nila na kailangan ngayon ay matest o ma-quarantine na. Samantala, ang iba naman ay nanalangin na sana daw ay huwag itong si Alden Richards. Siyempre, si Alden Richards, alam naman natin na certified talent siya ng GMA Network, at napakarami pa rin trabahong ibinibigay sa kanya sa kabila ng community quarantine. Kaya naman ang hiling ng ibang fans, lalo na ang Aldab Nation, na
please naman po, Lord, wag naman po sana si Isoy dahil madalas humina ang kanyang immune system. Alam naman natin lahat yan na nag-open siya kay Maine Mendoza tungkol sa kalagayan niya sa baga na mahina talaga ang immune system nito si Isoy kahit madalas na siyang mag-exercise. Kaya naman ang hiling ng lahat ay sana daw ipag-stay at home na lang lahat ng mga artista ng GMA ngayon. At wag naman sana daw magbigay ng mga special assignments, lalong-lalo na kina Maine at Alden. Dahil dito, ilang comments ang umagaw pansin sa social media dahil nga sa mga napapanahong pag-i-issue ito sa GMA Network ayon sa kanila. Kung sakali ba daw na si Maine Mendoza, o wag naman sana, kung sakali daw na si Maine Mendoza ang epektado ng ganitong balita o kasama siya sa ilan sa mga talents na apektado ng ganitong balita, ay malamang ibinalita na daw di umano ito ng GMA Network na madalas namang magbalita ng mga fake news tungkol sa kanya. Ang ipinagtataka lang daw ng mga netizen kapag tungkol kay Maine Mendoza at kay Mr. Spotted ay madalas ibabalita pa mismo sa Chika Minute o sa Unang Hirit ang mga ganitong klaseng news kahit parang wala namang kakwenta-kwenta ang mga ganitong balita. Basta lang daw mabash si Maine Mendoza ay talaga namang todo balita ang GMA Network. Kaya naman ngayon ay parang kinakarma na nga ang naturang network dahil ayon nga sa mga netizens, kailangan kayo mismo ang maglabas ng balita kung sino ang mga talents na apektado ng naturang virus na COVID-19 dahil kung hindi ay magiging bulag ang ilan sa mga hindi naman apektadong talents nyo. At baka nakasalamuhan na nila ito o makakasalamuha pa lamang ay wala silang idea kung apektado nga ba ang mga naturang talents. Kaya naman hiling ng lahat sana daw ay i-disclose na kung sino nga ba ang mga affected talents na ito para naman makapag-ingat ang lahat, lalo na syempre ang kani-kanilang mga idolo. Marami rin ang nagagalit sa GMA Network dahil tila nga daw kailangan pang malaman ito sa kabilang istasyon o sa TV5. Parang hello, TV5 na nga daw ito at hindi nila sariling network, pero hindi sila nahihiya na ibang network pa ang nagbalita. Bukod pa dito, nagtataka ang lahat dahil tila hindi masyadong ine-emphasize ng GMA Network ang ginagawang pagtulong ni Maine Mendoza na siya mismo talaga, ha? Siya mismo talaga ang tumutulong sa mga nangangailangan para mag-reach out. Yun nga yung pagbibigay niya ng 1,000 pesos per household. So para sa kaalaman po ng lahat, si Maine Mendoza po mismo ang hands-on habang siya ay naka-community quarantine sa kanyang condo, ay siya po mismo ang talagang gumagawa ng mga listahan at pagtanggap ng pera at pagbibigay mula sa GCash. Kaya naman napakalaking tulong ito sa lahat ng nangangailangan. Sa katunayan ay marami na nga nagpasalamat sa kanya dahil sa dinami-dami daw naman ng artista na matagal na sa industriya ng showbiz ay si Maine Mendoza pa lamang ang nagkaroon ng initiative o nakaisip na gumawa ng ganitong bagay para sa mga nangangailangan. So hindi naman natin talaga maiaalis sa phenomenal star na si Maine Mendoza ang maging matulungin sa kapwa dahil kitang-kita naman natin yan noong nagsimula siya ng kanyang Humans of Barangay na natigil lamang dahil matagal na nga siyang hindi nakakapunta sa barangay. So makikita natin ang pagmamalasakit ng phenomenal star na hanggang ngayon ay parang hindi naman masyadong ina-acknowledge ng kanyang sariling network. Kaya naman ang ibang fans ni Maine Mendoza ay medyo nagtatampo na nga at ayon pa sa kanila. Sana naman daw sa mga ganitong pagkakataon ay bigyang protection ang mga talents at huwag nang itago ang mga apektado ng virus dahil hindi biro ang ganitong sitwasyon. Kaya naman mag-ingat-ingat lang din sa iba pang mga kapuso artists, lalong-lalo na at meron kayong mga special projects o ginagawa, talagang huwag munang lumabas ng bahay. Siyempre, mas apektado ang mga fans ni Maine Mendoza na nag-aalala sa kanya. At ayon pa nga sa kanila, sana daw sa kabila ng mga ganitong pagkakataon ay mas tularan na lang sana ng GMA Network ang ginawang example ng phenomenal star. Dahil kahit na hindi sabihin
ng network o ng management na tumulong siya ay siya lang mismo ang nagsimula ng ganitong pagkilos para makatulong sa iba. So kung makikita niyo po sa Facebook page na Main Mendoza o sa kanyang iba pang social media account ay naroon na nga po. Pero sa Facebook natin makikita yung talagang mga nag-send ng kani-kanilang mga comment o message kay Main Mendoza para po sa mga walang kapasidad dyan na magtrabaho ngayong community quarantine ay patuloy po na namimigay ang Phenomenal Star ng 1,000 pesos per household para sa ating mga jeepney driver o pajak driver, mga labandera, street vendor o yung mga araw-araw kumikita at hindi makalabas sa ngayon. So yun po ang priority ng Phenomenal Star na si Main Mendoza. At wala naman siyang hinihingi kundi ang inyong pangalan, address at isang picture na patunay na yun nga ang inyong trabaho. So sinabi rin niya na wala siyang pinipili na kahit na anong trabaho dahil para po ito sa lahat ng mga walang kakayahan na magtrabaho at makapag-support sa kani-kanilang pamilya ngayong panahon nga ng community quarantine. So napakalaking tulong na rin ang 1,000 piso para sa pambili ng mga ulam at iba pang pangangailangan ng pamilya. Kaya naman marami rin ang nagpapasalamat sa iyo, Main Mendoza. Salamat sa taus-pusong pagtulong, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na kapos at nangangailangan. So dahil dagsa nga ang papuri sa Phenomenal Star, sa ngayon naman ay naminis na siya ng mga tao sa social media at syempre ang kanyang mga ngiti at jokes ay hinahanap-hanap na rin, lalong-lalo na ng mga senior citizens. Kaya naman dalangin ng lahat na ingatan, hindi lamang syempre ang Phenomenal Star kundi lahat ng mga Pilipino. At hindi naman tayo nagkamali ng inidolo ayon nga sa ilang mga solid main fans dahil kahit sa mga ganitong sitwasyon, ay nakikita natin kung gaano kabuti ang puso ng Phenomenal Star na hanggang ngayon ay ready pa rin tumulong sa kabila ng sinasabi nilang pangbabash sa kanya at sa kabila ng marami namang netizens ang nag-unfollow sa kanya sa social media at kung ano-ano pang masasakit na salita ang sinasabi, ay tila hindi nga ito naging headlang para ipakita pa rin ni Main Mendoza ang kabutihan ng puso niya.